Team Channel. Pasensya na po kung ngayon lang po ulit ako nakagawa ng video kasi po masyado pong naging busy at gawa na rin po ng epekto ng lockdown dito sa lugar namin. Bali po, ang ipapakita ko po sa inyo ay ang paano mag-wearing ng single gang na switch. Ito po, tapos po isang ilaw. Bali po, ito po, yung ating switch. May nakasulat naman dito, makikita nyo. Ito yung line. Line. Itong kabila, mayroon ba nakasulat ito? Wala. Line. Line 1. Tapos ito, line. Yan. Tapos ito yung ating gagamiting ilaw. Ayan. Okay, sige po. Umpisahan na po natin. Bali po, ito yung ating line neutral. Kasi dyan po sa ating, halimbawa po sa Pilipinas, ito po yung ating line. Kasi po ang, especially po sa Manila, ang electricity po natin dyan, ang power supply po natin ay 0-110. 110 ang isang linya, 110 ang isang kabilang linya. Kaya 0-110 siya. Kapag tinister natin siya na line to line, 220 lang yung lalabas. Ngayon po, dito sa Middle East, kadalasan na po dito, 400 volts, 0-220. Line to neutral, 220 na. Isang linya lang. Ang line to line is 400 volts. Okay, sige po. Unahin po natin ito. I-connect natin muna itong ating ground. Lagyan lang po natin ang connector. Bali po, itong ating neutral line ay hindi na po natin siya i-connect. Kasi diretso na po ito sa ilaw. Ay, pasensya na po, wala ko na i-provide na diagram. Sasunod na lang po kapag may nag-ano ulit ako ng ibang ano, ipapakita ko yung diagram nito sa inyo. Tapos po ito, itong ating hot wire, itong kulay red. I-connect natin siya dito, diretso dito ito sa switch. Ayan. Lagyan natin siya ng connector. Lagyan natin siya sa tapos po, ayan, i-connect natin itong ating ilaw. Napakahirap humanap dito ng switch na 4-way switch. Wala talaga akong makita. Kahit sa store ako pumunta, wala akong makita na 4-way switch. Kaya yung hindi ako makagawa ng ano video tungkol sa 4-way connection. Kasi wala akong makitang switch. Siguro pag-uwi ko sa Pilipinas, yun, makakagawa na ako niyan. Ayan. Okay. Lagay natin siya sa loob. Ipapatong na lang natin dito. Ayan. Para makita nyo lang kung kung paano yung connection at kung tama ba yan o kung gagana ba yan yung tinuturo ko sa inyo. Sunod naman po natin ito, itong switch. Ayan. Ngayon po, kung may ground po itong switch nyo, ilikabit nyo po yung ground. Kung wala naman po, lagyan nyo na lang ng tape. Okay. Tapos, ipasok nyo dyan sa loob. Tapos, itong ating switch. Ito yung hot wire natin, ito yung return. Return natin, papunta sa ilaw. Ayan. Ayan, ano. Ito yung ating return papunta dito sa ilaw natin. Napakasimple lang po kung mabilis nyo pong may analyze sa mga gustong mag-aral, gustong matuto nito, mabilis lang po.
Kapit po natin itong switch. Yan, ikabit natin ito dito sa line. Tapos itong kabila. Kayang-kaya kahit sino. Mabilis na pag mabilis po backup nito. Kahit sinong ordinaryong, kahit mga babae, mga mabibahay natin, kayang-kaya itong gawin. Kayang-kayang ikabit itong mga switch natin ng ating mga ordinaryong, kahit hindi pa nag-aral ng electrical. Ayan, ulitin lang natin. Yung ating line 1, diretso dito sa switch. Tapos yung return natin, yung neutral, yung kabilang neutral natin ng linya, itong linya natin ito, diretso sa ilaw. Ayan, diretso sa ilaw. Tapos, itong kabila, yung return natin galing sa switch, pupunta dito, diretso siya sa ilaw. Ayan. Madali lang po, madali lang matandaan. Basta para hindi kayo malito, gamitin nyo, mag-color coding kayo sa wire. Yung mga conductor natin gagamitin, napaka-importante kung color coding kayo, hindi nyo na kailangan yung mag-marking. Halimbawa, katulad nung naranasan ko dyan sa Pilipinas dati, noong pa. Lahat puro black. Ngayon, ang ginagawa ko yan, aanuhan ko ng plies, ng plier, gagatlaan ko ganyan. Napakahirap mag-trace minsan, lalo kapag sobrang dami na ng wire, lalo kapag pare-parehas pa. Ngayon, sa ganito, ang color coding kayo, wala na, hindi naman napakabilis lang. Kaya ina-advise ko na mag-color coding kayo sa pag-wiring. Okay po. Ayan, testingin natin to. Lagyan lang natin siya ng tornilyo dito. Tornilyo natin. Tapos, ibalik natin to. Yun. Tapos ito eh, tago ulit na. Yun. Kaya po ganito ito, kasi po dito sa Middle East, ang on po dito, pababa. Ayan, ganyan. Ito ang off niya. Diyan po sa atin sa Pilipinas, ang on natin, ito. Itong ano na to. Huwag na po kayo para po halimbawa pong electrician kayo, mag-a-apply kayo papunta dito sa Middle East. Sa Pilipinas, ang on natin, yan, itong taas. Yan, on. Dito yan naman, dito sa Middle East, ito ay off. Yan. Kaya pag napunta kayo dito, maninibago kayo kasi dito pabaliktad eh. Baliktad dito. Kahit anong mga switch dito, ayan, kahit yung mga SAC switch, yan. Ang on dito, ayan, kadalasan sa baba. Ayan, gumana na po. Okay po, ayan lang po. At sana po, meron kayong natutunan kahit papaano, kahit konti. Meron kayong nakuhang idea kung paano paganahin itong single switch. Okay, yun lang po. At marami pong salamat. At huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At abangan nyo po yung aking iba pang mga i-upload na videos. Maraming salamat po.